Minsan talaga mga katrex, hindi natin masisisi ang ibang napakaraming mga riders na mawalan ng galang sa mga traffic enforcers. Katulad na lang ng enforcer na to. Pero hindi ko naman sa nila lahat ha. Siyempre marami pa rin namang matitinong enforcers. At isa na ako sa nagpapatunay dahil nga naranasan ko na rin ang magtanong sa kapwa nila kapag hindi natin kabisado ang daan. Sumasagot naman sila ng may paggalang at karespe-respeto. Pero kakaiba ang enforcers na to. Siguradong madadamay lang ang ibang mga enforcers na mga matitino. Yun nga lang, meron pa rin talagang mga enforcers na kinikilala ng mga nakararaming driver na mga pasaway pangabuaya sa daan. Katulad na lang ng enforcers na to. Eto mga katricks, panoorin natin. Ako sa CCTV kung ano po yung ginawa ko eh. Possible po ah. Ito po sa may, ano po ako, Santa Mesa po tayo. Nagtanong lang po ako, ang sinagot sa akin ticket. Dito na po ba tayo ngayon mga ano, hindi po sila nakakaunawa. Oh, biruin mo mga katricks. Nagtanong lang naman siya, pero ticket ang isinagot sa kanya. Tama ba naman yun? Ang mahirap kasi sa ibang enforcers, hindi nila maintindihan kung gaano kahirap ang matikitan, lalo na katulad ng mga grab riders. Magtatanong ka lang dahil hindi mo alam ang direction at naligaw ka nga. Magtatanong ka sa isang enforcers na akala mong makatutulong sa'yo, pero yun pala ay titikitan ka lang at ang pagkakaalam mo ay wala ka namang violations. Hindi ba? Yan ang mahirap. Ito mga katricks, ituloy natin ang video. Ang lagi nilang sagot, panikit. Wala nga po akong tao makakausap. Walang tao doon. Walang tanong doon, enforcer. Sir, walang enforcer doon, sir. Walang enforcer doon. Ang enforcer nandito. Nandito ang enforcer, sir. Nandito, dalawa po kayo dyan. Tinawag ko kayong dalawa, sir. Tinawag ko kayo. Oo po, kasi tinawag nyo rin ako. Tinawag nyo rin ako eh. Sabi, kinawayan nyo ako. Anong gagawin ko? Stop ako dito. Umistop po ako dito. Umistop po ako dito, sir. Hindi na talaga makatao yung pinagagawa nila eh. Kaya nga marami nang nagsasabi. Bumaba lang si Tatay Digong sa kanyang pwesto. Marami na naglipana na ang mga buwaya. Masasabi nating buwaya to kung tinuluyan niyang tikitan si rider na wala namang violations. Sabi kasi ng iba, kapag meron silang natikitan, eh meron din silang commission. Kaya yung ibang rider ay hindi talaga natin masisisi kung bakit nagagalit sila o nawawalan sila ng paggalang sa ibang mga enforcers. Inuulit ko po, hindi naman lahat ng enforcers ay mga buaya. Meron pa rin namang mga matitino dyan at tapat sa kanilang serbisyo. Sa totoo lang, ang ibang mga enforcers talaga ay naghahabol sa komisyon. Pera-pera lang. Kaya ito mga katricks, basahin natin ang mga komento ng mga magigiting nating mga netizens. Ganyan na ganyan nangyari sa akin sa Mega Mall. Nagtanong lang din, tinuro ako sa enforcers na may panikit. Oh, biruin mo. Ibig sabihin, kahit saang lugar, mapa Quezon City, Maynila, ay talamak na talaga ang ganitong gawain. Ito pa ang isa. Kaya madaming enforcer na ng riding in tandem. Nag-reply naman tong isa. Susunod na din yan. Ha ha ha. Oh, biruin mo. Oh, ito pa mga katricks. Bawal magtanong, Lodi. Ticket na lang daw. Oh, ito. Basahin natin yung kay Debar Pascual. Ganyan din nangyari sa pinsan ko bago siya nakulong. So, ang ibig sabihin ng comment na to ay naranasan din ng pinsan niya ang matikitan ng walang violations. Kaya siguro nagkainitan at malamang sa alamang ay nagpambuno sila. Alam niyo na siguro kung ano ang magiging kasunod niyo mga katricks. Oh, eto pa. Ganyan din nangyari sa tropa ko. Ibig sabihin, marami talagang nakaranas ng paninikit
na wala talagang violations. Hindi ako kumanan, sir. Hindi ako gumanon. Nandito ako, sir, ha? Explain ko, nandito po ako, sir. Hindi po ako kumanan. Hindi ako kumanan din, sir. Ayun ang sinasabi ko sa inyo, sir. Hindi nyo po iniintindi yung mga katulad namin. Hindi po kami kakainan. Hindi namin alam yung lugar, eh. Sir, hindi namin alam yung lugar. Magtatanong lang kami, sir. Tatanong po ako kami dulo. Ayun ang sinasabi ko. Paano nakagupo? Saan ako nga? Saan ako pupunta? Nakaguyan, sir, oh. Nakaguyan. Ano gusto mo? Doon ako magtatanong. Nasa gasaan po ako ng sir. Sir. Oh, sige po. Pumasok ako. Ngayon dito ako. Diyan po kayo tatanungin. Sa may ano? Sa box na yan? Ano po ba yung ano dito? Ano po ba to? Ano nga eh? Nasa gilid kayo. So, gigilid din po ako, sir. Tama po ba? Pag tinawag niyo ako sa gilid, ano gagawin ko? Gigilid din po ako. Tama po ba yun? Tinawag ko po siya, sir. Tinawag ko siya kasi hindi ko alam po po tahan ko eh. Pumunta ako dito, tinawag niya ako kasi gumilid ako dito. Isusukli sa akin, ticket. Opo eh, kukontas ko to. Ito po siya. Mariamon po ang apelido niya. Kaya ako, mas pinipili ko pang magtanong sa kapwa rider ko kaysa sa mga yan. O diba? Kaya hindi natin masisisi ang ibang riders na nawawala na ng respeto at tiwala sa mga enforcers. Ito pa, ha ha ha, nangyari na sa akin yan. Ibig sabihin marami talagang nakaranas ng ganyang esenaryo. O ito pa mga katreks, mahirap kasi dito sa atin, kada lugar, iba yung rules sa trapiko. Sana mayroong isang department lang nahahawak sa buong kalsada. Oh yes, ganun dapat. Yan pa mga katricks. Kaya dapat linisin ang mga hanay ng mga enforcer sa Maynila para mailagay ang karapat dapat. Dapat na talagang salain ang gusto para ang makapwesto ay ang mga matitino. Oh, eto pa. Gutom ata, sir. Ewan ko sa mga city hall na yan kung saan nila pinagdadampot yung enforcer na yan. Kawawa talaga mga rider ngayon, lalo na Maynila. Ibig sabihin, talamak talaga dyan sa Maynila. Kasi Maynila yun, Santa Mesa. Kaya hindi na nakakapagtaka na mapusil yung mga enforcer eh. Nangyari sa akin yan sa Ortegas. Wala akong makitang U-turn. Nagtanong ako sa enforcer. Ang sagot, reckless ticket. Masama sila tanungin, di pa ba malinaw yun? O, ito pa isa. Ganon sila ngayon, taga Maynila, kahit kami mga truck driver, kawawa mga yan, sila lagi ang tama. Ito pa, ha ha ha, delikado to kung sa Mindanao tong enforcer na to. Initak lang naman ng tito ko yung LTO sa amin. Magpapasko na naman Lods, incentives is coming. Kadalasan talaga kapag malapit na Pasko ay lalong dumarami ang mga buaya sa daan. Ganyan talaga, may commission sila, kaya maghahapit sila manghuli. So, kung marami ka nga namang mahuli dahil may commission, edi unlucky ng incentive mo pag December. Edi kawawa naman yung mga natitikita na walang namang mga violations. Mas madami sa ngayon ang mga gutom na enforcer. Ganyan sa Maynila, pero may matitino pa naman. Pero mas marami mga buaya na yan. Pinapasahuran ng mga taong bayan, mga abusado pa sa katungkulan. Dapat talaga may parusa din ang mga enforcer na nagkakamali. Magtiket para magdalawang isip din sila gumawa ng pagkakamali. Yes, tama. Dapat ipa-implement din nila yung ganun. Na kapag nagkamali sila manghuli, sila ang magbabayad sa kanilang tinikitan. Imbis na mag-assist sa motorista, para gumaan ang traffic, nag-aabang ng pagkakapirahan. Lagi yan dyan. Ha ha ha. Ingat-ingat sa pagkaliwa dyan. Palabas ng Old Santa Mesa. Marami sa ilalim ng mangga. Nagtatago yun, no? Takot mainitan. Kapag may huhulihin, walang init-init kapag naghahapit. Eto pa. Gutom na si Bibi Boy, ah. Ano violations? Too much questions. Bawal silang tanungin.
Yun daw ang violation. Too much questions. Ang ganda ng comment mo, Ludes. Ganyan din nangyari sa akin sa UN. Tanong lang, take it agad. Eto, balik hanap buhay naman sila. Bumaba lang si Tatay Digong. Kaya nga, napansin ko rin eh. Bumaba lang si Tatay Digong. Ang dami ng mga anomalyang naganap eh. Feeling ko, hindi sila natatakot kay PBBM. Huli agad, nagtanong lang. Kilala ko yan, Ludes. Yan yung dating lasinggero sa iskinita namin eh. Malakas kay chairman yan, kaya instant enforcer. Ganyan sa Manila.